Guys, welcome back to our channel. Dadalhin namin kayo sa Kaliraya Surf Camp. Yay! Kakamping tayo dun. Pakita namin sa inyo yung lugar. Saan ang daan natin? Sa Marcos Highway tapos Antipolo. Ilang oras ang biyahe? Tapos Laguna. Mga 3 oras siguro. Okay. Ayan o. Mga kubo-kubo rin eh. Dali. Customer ano ba rin? Ano ba rin po? Kuha kaya? Basta na rin yung team? Kaya ko, bilis kumain eh. Kaya sila ata. Hello. Let's go! Hello. Hello. Hey, Mr.
nyo kami. Disturbo nyo ako sa... Nasa po! Okay, direto lang. Huwag mong bilis. Lakas ng hangin dito. Matetesting yung tent dito ah. Lakas ng hangin. Kaya-kaya ng tent na rin. Middle of nowhere. Ayun na ulan. Malakas na. Sarap, sarap dito oh. Kaso sobrang lakas ng hangin. Sa tingin ko hindi baka hindi pa rin yung mga tent namin pati baka hindi ka makapag paapoy ng barbecue dito. So nilipot namin kanina ayun. Doon medyo maganda po ito, hindi masyado malakas ang hangin. Tsaka yung araw. Kasi dito walang araw. Pag yung solar namin hindi makaka-receive ng araw. So I think doon ang pinaka the best na location. Tapos andun yung urinal tsaka yung shower area. Lipat ko na lang doon yung sakyan. Napakadami. Napakadami. Punong-puno. Alticool Rex. Positive, negative. Uy, tumigil ang hangin. Pag wala namang hangin, yari tayo. Mainit. Alright. Tapos, iyon natin. Meron na kagad. Taas. Okay, ako lang yun. Mga ka-solar. So, papandarin ko na itong alpicol ko. Para mapaandar yan, gagamit ako ng AC. So, i-on ko yung inverter nitong solar ko. Ayan. Tapos, ito yung outlet. Saksak ko dito. Whoops! Uy, naka-on siya. Hindi ko na i-off. Okay lang yan. So, nasa 1 degree Celsius siya kasi nakasaksak kanina yan sa kotse. So, malamig pa rin yung loob. Ayos!
talaga siya. Yung mamaya papailawin natin po paggabi. Ayan. So, hindi mo kailangan electric pan dito. Nananawa ka sa hangin dito. Hindi ko nailagay yung tarp ko. Sobrang lakas ang hangin. Kaya pala ang daming windmill dito sa... Dapat hindi solar ang dala ko rito. Windmill. Yun nga, man-made nga siya. Tacos. Tacos for dinner or for merienda? Merienda. Dumi na ata ng kamay ko. Ayun. Ice cold. Change venue. Sinabi namin ng konti. Masyado malakas yung hangin. Ha? Masarap eh. Nakakarami ka na. Halapte. Hindi natin mailabas lahat ng gamit eh. Unti okay. Lang yung gamit namin, ha? Pukang dala. Pati may hanger pa. Pukang lahat ng gamit sa bahay may dala na. Kite surfing. Simula ng gabi. Eto na. Sisimula ng dumilim. Good morning guys! Sa wakas na itayo rin yung tarp. Napilitang itayo kasi umuulan na yan. Lakas ng hangin, lakas ng ulan. So ang ginawa ko, hinarang ko yung kotse ko para mabarahan yung hangin. Para hindi masyadong hanginin yung tarp. So ito na yung setup namin. Lakas pa rin ang hangin dito, hindi nawawala. Nawala lang agabi ng konti pero... Hindi na nga namin kailangan ng electric pan para mag para mahanginan. What's cooking, Makmak? Egg and empty na pa. Malapit na kami mag-almasal. Papainit na lang ako ng tubig. Yung kanilang mga house, tiny house. Under construction pa lang, oh. Pero meron na silang nagawa na. Ayun. Tanungin natin mamaya kung magkano yung rate. Pero makikita nyo naman sa site nila. Ito lang yung medyo concern ko dito sa site na to. No? Yung kanilang electrical installation, medyo nakakatakot to. Yan naman, naka-expose yung mga wire nila, oh. Kung live wire yan, pag napaglaruan ng bata to, delikado to. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Mga na-expose lang. Puntaan natin yung CR, shower room, etc. So this is their shower, toilet, urinal. Lighted yan paggabi. Urinal. Natin yung kanilang ano kalinis yan. Plus bagong gawa ito eh. So ito yung para sa babae. Ay, malinis naman siya. Oh. Alas bagong gawa. Ito naman yung sa lalaki. Ito pa rin sa babae ito. Ito ginamakit. Malilinis yung kanilang facilities dito. So ito naman yung mga toilet ng lalaki. Plus bagong gawa rin. Ito naman yung shower room. Ito naman din halos lalaki. So ito naman ang kanilang barbecue house as you can see. Yung kanilang hugasan siguro to, no? Queue house. Yun, no? Talagang ginastos na to. Ganun din. Ito naman yung kanilang ramp para sa
kung magje-jet ski ka or magbo-boat. So dito mo i-unload yung mga trailer mo or ayun yung sa amin, no? Linis ng lugar nito kahit nakita akong basura, eh. Tapo natin. Ngayon lang ako nakapag lakad-lakad ng malayo nang hindi nakamask. Kasi kami lang yung tao dito. Maganda, maganda yung lugar na to. Tapos medyo mura pa. For one day, for overnight, 1,000 lang binayaran namin. Or 1,200 pala, 1,200. Lahat-lahat ngayon, yung tent pitching, parking, entrance. Tapos ang maganda pa kasi, gusto ko dito, yung sasakyan mo, katabi mo siya. So, hindi mo kailangan i-unload lahat ng gamit, no? Nag-boat din, no? Buti na lang meron kaming dalang portable shower. Napakalaking bagay kasi dito sa area namin wala akong makitang gripo. Meron ata dun kaya lang pinutol nila. So yun lang din yung isa sa mga kailangang improve or dagdagan. Sana meron ding CR. Kasi yung CR nila nandun pa. Ito yung aming solar, portable solar generator. So meron tong 24Ah. Tapos meron siyang inverter na 1000 watts. So pwede pa tong i-upgrade ng hanggang 48Ah. So nakikita nyo, nag-charge siya ng solar. Solar panel ko. Ito. 100 watts monocrystalline. So ngayon nakasaksak siya sa Alpicool ko na C20 ang model. Kaya lang ngayon hindi pa siya masyadong nagyiyelo. Malamig lang yung loob. So meron din tong mga syempre charger. Ilagyan ko na ng label. Meron siyang USB charger. Meron din siyang 12 volts output. So pinalagyan ko rin pala siya ng low voltage disconnect para hindi ma-drain yung battery. Hanggang 12 volts siya. So pagdating ng 12 volts, automatic magka-cut off na yung para hindi ma-drain yung battery. Luto na naman, Makmak. Oo nga. Luto na naman si Makmak. So ano to? Samgyup? Samgyup. With kimchi later and lettuce. Oh! Nandito ka na naman. Yes. I'm hungry again. Nakaamoy ka na naman, ha? So ito yung... lighted naman siya kapag gabi. Kaya lang dito sa park namin. Mak, gusto mo tugtugang ita? Sweet song? Ito, kahit sa isang alam kong kanta, nag-itarayin. Mula nung high school. Seriously? Ito yung ginamit kong kanta nang sa ex ko. Bakit mo tutugtugin sa akin yan? Nung tinugtog ko siya, sinagot ako. Ayos ka. One note. Can you... name that tune in one note. Sige. Yeah. Happy birthday. Layo na sa happy birthday. No? Alam mo na yun? Game.
ko na. Sabit pa. game. Sigurado take mong two, bubuuin two. Mo yan, ha? Naku po. Saan may lyrics na to? Hindi ko na alam, ha? Okay na. Seryoso na to. Na ako'y sa'yo ika'y aking lamang. Hello guys, ang tahimik na rito, nakakatakot. Kami lang talaga ang tao rito, kaya sana lampasan namin ang gabing ito. Walang nangyayari sa amin. Ah, by the way guys, ito pala. Advice ko sa mga nagka-camping din, maglagay kayo ng mga ganitong ilaw para sa string or tali ng ating mga tarp para walang matalisod, no? So lahat ng string ko, ilagyan ko niyan para baka kasi kami mismo matalisod din. Yan. Pero yung iba naglalagay yung mga LED strip, eh, no? Mas maganda yung ganun. Kaya lang wala na ako nabili kasi. Yan. Solar yan, solar. So automatic siyang nag-on kapag gumabi. Mag-off din siya kapag lumiwanag na. Guys, good morning. We survived the night. Oops, breakfast na tayo. Hotdog na naman uli. With jalapeno and egg. With jalapeno. Salpak. Boom. Boom, shakalakala. Hmm. Ayos. The best. Sa wakas na itayo din yung tarp. Medyo mahirap palang itayo yung tarp kapag ganitong windy. Kailangan mong diskartehan ng pag-isipan ng malupit. So, ang ginawa namin ni Mrs., nilatag muna namin yung tarp flat on the ground. Tapos tinali namin bawat point. Ano to? Tie point ba tawag doon?
Tsaka namin nilagay yung dalawang pole, inangat namin. Nang una, syempre hindi mo pa alam kung naka-stretch talaga siya yung bawat ano na yon, tali. So bawat tayo mo ng pole, dapat ina-adjust mo rin yung mga tali. Pwede mong ilapit or ilayo. So one pole at a time. So ito yung unang pole na nilagay namin. Nung naitayo na namin yon, sinunod namin yung pole dun sa kabila. Tapos tsaka namin in-adjust bawat tali para ma-stretch siya. Ayan, medyo malakas nga yung hangin, tingnan nyo. Pero itong tarp na to na galing Decathlon, Quechua ang brand niya, napakatibay. Dito sa Caliraya Surf Camp, lakas ng hangin all day. All day, every day. Ayan, Quechua tarp, large. Guys, kaya lumipat kami dito, una nandun kami. Nandun kami. Kaya lang nung nasilip to, wow, ganda ng view dito. Pagkagising mo ng umaga, ganito bubulaga sa'yo, di ba? Natanggal ang stress mo. Okay, ito naman yung tent namin. 2 to 3 persons lang siya. Nabili ko to sa base camp sa Trinoma. Medyo magandang klase to kasi aluminum yung pole niya. Okay, tapos matibay talaga siya. Ito naman yung aming loob ng tent. Sa Lazada, ayan, bumili ako ng ano ba tawag dito? Inflatable bed. Mura lang yan sa Lazada. Ilang beses ko na rin nagamit ito, hindi naman nabubutas. Siguraduhin mo lang syempre na walang mga matutulis na bato sa ilalim ng tent. Nakapag-bike din kami kahapon. Ikot-ikot dito. Medyo malawak yung kanilang ground dito. Tapos pwede kang mag-ano rito, jet ski. 1.5 daw for 30 minutes. Tapos meron din silang ATV. Paikot-ikot ka. 1-2 naman, 1 hour. Okay guys, so kung maisipan yung pumunta rito sa Caliraya Surf Camp. Sulit dito, sulit. Nakakadalawang gabi na kami dito. So far, eto buhay pa naman kami. Walang mababait na ano, alam yun ha. Okay naman siya. So mag-extend pa kami. Hindi namin alam kung hanggang kailan. Breakfast, ganyan lagi, oh. This is not a game for the faint of heart. I know you agree. No one knows who will be chosen. To let the truth out in the open. I know exactly what. Ito,
Konting ebidensya lang. Ipon tsaka bulalo. Obvious. Ha, ha, ha.